Inayos na po ng mga lokal na otoridad ang mga dokumento para maibalik sa Australia ang dayuhang inaresto sa Cebu kahapon. Hinihinala may koneksyon ang Australiano sa mga teroristang grupo sa Syria at Iraq. Mula sa Camp Bagondiwa sa Taguig, mulat on the spot, si Katrina Swan. Katrina. Maris, nakatakdangang i-deport ng Bureau of Immigration ang isang Australian national na pinaniniwalaan nga na sangkot sa mga terrorist activities. Nananatili pa rin dito sa Camp Bagondiwa ang Australiano si Robert Edward Musa Serantonio na pinaniniwalaang isang extremist at sangkot sa terrorist activities. Pasado alas 7 kagabi nang dumating si Serantonio mula sa Cebu. Iniimbestigahan ng mga pulis si Serantonio sa Australia dahil sa umano'y pagsuporta niya sa mga terorista at fighters sa Syria at Iraq. Naaresto siya dahil sa pagiging undocumented foreigner dito sa Pilipinas. Nitong July 4, sinabihan ng Australian Police ang ating mga opisyal sa Bureau of Immigration na kinansela ang passport ni Serantonio. Natukoy kasi siya ng Australian Police Intelligence Authorities na siya ang nagpapadala ng mga mensahe sa mga pagsususpecha na terorista. Base din sa mga reports, ginamit umano ni Serantonio na taguan ang Pilipinas at gumamit din ng internet para manghikayat ng mga tao para gumawa ng extremist activities. Ang mga aktibidad ni Serantonio sa Pilipinas ay may malaking banta umano sa interes ng publiko ayon sa mga otoridad. Ayon naman kay Immigration Chief Siegfried Mison, ide-deport daw si Serantonio sa Australia kapag lahat ng mga deportation documents niya ay kumpleto na. Isa nga sa mga dokumentong iyan ay ang NBI clearance. Ito raw ay para masiguro na walang iba pang kaso si Serantonio sa bansa. Sa mga oras naman ito, Maris, ay patuloy pa rin nga tayo na nakaantabay dito sa Camp Bagondiwa para sa mga pinaka-latest nga dyan kay Serantonio. At yan na muna ang latest mula dito sa Camp Bagondiwa. Maris? Maraming salamat, Katrina Son.